Ako si Ann, nandito sa bansang Singapore na nagsisikap para sa pamilya. Nandito ako kasi gusto ko makatapos yung mga anak ko. Gusto ko matulungan yung aking mga kapatid. Kaya nandito ako sa Singapore, nagbabaka sakali na umahon din ng konti sa buhay. Kaya gusto kong i-share yung aking buhay dito sa Singapore sa tuwing ako'y nagtitiyo. Proud ako na nandito ako kasi hindi lahat sinisurte sa amo. Kaya ako napakaswerte ko talaga kasi kapag nagsasabi ka ng totoo kasi kapag hindi ka nagsisinungaling sa amo mo, papayagan ka talaga. Kaya ayaw ko na ang bilang isang OFW kasi kung dapat kayong may dilo kayo, huwag kayong magsinungaling na ganito ganon kung saan kayo pumupunta. Yung wala ka bang tinatago, kaya ang buhay ko dito sa Singapore bilang isang kasampay ay okay naman siya. Okay, hindi naman tayo perfecto, kahit yung mga amo natin hindi rin perfecto, pero depende na rin yan sa ating diskarte, di ba? Kaya share ko kung ano yung buhay ko, kung ano yung mga nangyayari sa bawat day ko. Kaya ito, nakakagala ako tuwing day ko. Umalis ako ng bahay kung alas 9. Umuwi ako ng alas 10 ng gabi or 9 or minsan nagpapaalam ako na lalabas, kakain kasama ko yung kaibigan ko. Tapos mga 2 oras lang, tapos balik na lang ng bahay. Minsan lang yun, hindi lagi. Kasi ito nagpaalam ka papayagan ka talaga ng hapon. Yung hindi ka ba yung kung sa Bisaya pa, kawat-kawat sa paglakaw. Mas maigi kasi na nagpapaalam. Para payagan naman ng maayos, diba? Ganun lang naman. Kasi bigyan natin ng respeto yung mga hapon natin. Kasi kung may mangyayari sa atin sa labas, at least may nakakaalam. Kasi yung mga hapon natin, sila yung sasagot kung ano yung mga nangyayari sa buhay natin. Maging open tayo. Hindi naman sa lahat ng open kahit private na mga i-open mo. Kung pagka sa bawat gagala ka, day off mo, yung mag-message ka naman sa amo mo na ganito-ganon, yung mga kasama mo. Video! Sila, mga kasama, yung mga kaibigan mo, ano, dapat maging ano tayo. Diba? Dapat maging aware din. Diba? Kahit naman safe dito sa Singapore, at least kumbaga, totoo lang tayo sa amo natin. Walang tinatag. Ganun lang. Kaya, tuwing nagbibigap ako, kumbaga, dito ko lang yun na yung aking sarili. Yung natatanggal yung aking mga stress sa buhay. Yung may mga kaibigan ka na makakasama, yung kahit wala ka, kasi ito yung nagtitiis ako. Kasi hindi naman puti pagbibigap na sa kanya, hindi nagtitiis ako pamasahe lang talaga. Tapos ang pagkampangan kami sa pagkain, magluluto ako sa kanya-kanya dala. Kaya kami yung masaya pag kahit saan kami pumunta. Kasi yung iba, halos naman yung mga kaibigan ko, libre sila sa pamasahe. Binibigyan sila ng allowance. Ayun. Obligado talaga ng amo yung nabibigyan ka ng allowance. Pero yung iba naman, hindi sumusunod. Kaya swerte-swerte. Meron din mga hindi sinisunod, meron din minamana. Ano na naman talaga ang buhay. Kasi kapag matyaga ka kasi, may maano ka talaga. Kung sa halaman, kapag may pinatayin ka, may maharap. Kaya tiyaga lang ka sa buhay. Kaya tiyaga lang ka sa buhay.
babu. Bye bye.